Espiritu na niya ang aming sumakamit na iyo ng pagbigay ng kapangyarihan. Na ito'y maging kasakapan na pagbabago ng aming buhay, ng makaparaan ng mga buhay. At kung paano ang buhay nito ay aming buhay, may harap sa iyo ang Panginoon at maging karapat-dapat sa pagkatao. At kung ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Kaya ako rin yung nagdagat ko yung ating talata dahil ang leksyon namin po ngayon ay nababatay po sa aklat ng hukom, aklat ng awit, ang sulat ni Pablo sa Tesalonica at Ebanghelyo at Mateo. Pero basahin ko sa inyo ang Psalm 123. Pero kung sinasabi, ang aking pangmasid doon nakapukul sa lubog ng trono mo o Panginoon, tulad ko'y aliping ang inaasahan, ay ang amo niya para matulungan, kaya walang humpay ang aming tiwala ng ikaw, Yahweh, sa aming maawa. Mahabag ka sana kami kawaan, labis ng hirap naming pinagkatay. Kami inahamak ng mga mayaman, matagal na kaming laging inuuyang nang mapangkalitin palalo mayaman. Ang leksyon namin po natin ngayon ay nais ko pong tingnan natin sa sumusunod na mga sitwasyon. Itong hukom, 4:1-7, ito ay tungkol sa paghingi ng bayang Israel ng tulong sa Diyos dahil sila po ay kinukubakon. Sila ay nasa ilalim ng pangyarihan ng Hawa. At mayroong itirad ang Diyos na kanyang pangalan ay Deborah. Babae po ito, propetes. At ang kanyang iniyakas ay upang ang bayang Israel ay mapanaya. Mula po sa hirap, mula sa pagkaalipin, sila po ay magkaroon ng bagong kalagayan. Kaya sabi niya kay Deborah, ikaw ay mangusa at ikaw ay magutos. At ang kanyang inutusan ay walang iba kundi si Barak.
Hindi ho si Barack Obama. Ano? Ito yung Barack sa Biblia. Na ang sabi niya kay Barack ay ganito, iyong tipunin, iayos mo ang mga sundalo. 10,000 na katao ay iorganisa mo upang lumaban at mapalaya ang bayan ng Israel. Yan. Tingnan po niyo mabuti mga kapatid. Pinag-usapan po sa tema ng nakupo ay ang pagpapalaya sa bayan ng Israel sa pamamagitan po ng isang kautusan at isang responsibilidad ng inutusan para po ang bayan ng Israel ay mapalaya. Ang inutusan ay si Barak at responsibilidad ni Barak na mapalaya ang bayan ng Israel sa pamagitan ng pakikihamok. So yun po yung iniyatas ng trabaho ng isang propeta na babae. Pagdating natin sa Salmo 123, ito po ay tungkol naman sa kalagayan ng mga alipin na ang kanilang pag-asa ay walang iba kundi ang Panginoon. At ang wika po dito sa mga talatang ito, mga kapatid, ay umaasa ang mga alipin ito sa isang maestro, sa isang nangunguna sa kanila. At ang inaasahan nila sila po ay makapalaya sa pamamagitan ng kaawaan ng Diyos. Sa madaling salita, ang pagpapalaya ay sa pamamagitan ng awa ng Diyos. At ang sabi po sa salmistang ito ay sila'y tumitingin doon sa kanilang maestro upang kanilang tanggapin ang kaawaan dahil kailangan po sila'y makaalis sa kalagayan ng kahirapan. Ngayon, sa unang Tesalonika 5:1-11.